What's up, baby loves? Welcome back again sa ating YouTube channel. By the way, pasintabi na lang po sa picture ko, baka may mga bitter dyan. Charot. So, ayan mga baby loves, yung ating gagawin naman ngayon ay mag-tutorial tayo about kung paano magawa ng GCash account. Kasi maraming nagtatanong, maraming nagko-comment na paano gawin yung GCash account, lalo na yung mga first timer pa lang na gagawa sa GCash. Ayan, yung video na to ay para sa inyo guys. So, yung unang step natin na gagawin, ang gulo ko dito, ay pupunta tayo sa Play Store. Hindi ko alam kung saan yung Play Store. Pero ito yun. Wala akong Play Store pero meron akong App Market. So, dun tayo. So, ayan. Naglo-loading pa yung ating internet best. So, ayan. Wait tayo. Mag-skip lang po. I-skip lang yan. Ayan. Then, search tayo dito sa taas ng GCash. GCash. Ay, hindi na ako marunong spell ng GCash. Ayan. GCash. So, yung GCash natin ay nasa dito sa taas. So, na-install ko na siya kanina. So, we need to open na lang. Then, waiting. Waiting tayo. Kasi si GCash, bine-verify kung sino yung nag-click sa kanya. Ayan. Ayan. So, loading. So, ayan. So, yung gagawin natin, guys, kailangan mayroon tayo yung number, cell phone number, na it's either Globe, kasi sabi dito, available for all networks. Ayan. Pero yung GCash naman, kasi Globe naman siya, dati, pero ngayon, available for all networks na siya. So, sa akin, meron naman akong Globe, cell phone number, so, lagay natin dito, guys. So, ayan. Ayan. Tapos, after yan, next, click mo lang yung next, as processing. Oh my God, my internet is not working. Basta sa internet. So, after that, click mo yung next. Then, ito yung lalabas. So, wait mo lang yung, ano, yung authentication code, yung parang mag-send sa'yo. Then, wait mo lang, malapad sa akin, and mga baby loves, minalikaw ko kayo. Matagal na i-text sa akin yung authentication code na yan. So, ayan, ma-enter na natin. Ay, nag-autofill na pala dyan. So, we will submit na. Click to submit. Ganun lang kasimple, guys. Click submit. Then, that's it. So, mag-isip tayo ng parang pin na ating, ano, ating gagawin. So, ayan. So, ayan. Tap to continue. Tap to continue. Tap to continue. Ayan, guys. Actually, kasi mayroon na akong GCash account. Yun lang yung first step na paggawa. Enter your number. Wait for the authentication code. Then, ipupunta ka ni GCash kung saan ang dapat puntahan. So, for example, sa akin, meron na akong account. Ito account, 10 pesos lang yung nandyan kasi winasdraw ko na. And then, yung gagawin naman natin doon is you will edit your name dito. Ayan. Your personal information, nalagay mo dyan. And then. Tapos, for example, your name, your full name, birthday, nationality, email address, your current address. Yung current address mo, guys. Hindi, kung saan kailangan nakatira. Yun yung current address. Huwag yung permanent address mo. Yun, tapos, i-click mo lang yung okay doon. Then, after naman yan, guys, need natin ma-fully verified yung ating mga GCash account para maging, ano siya, safe siya. So, we will click the verified button. For example, right. Hindi tayo dito. Verification level lang pala yan. Ba't hindi nakiklik? Hindi siya nakiklik. Basta, need niya ma-verify. Kasi itong aking GCash is verified na siya. Verified namin yan sa Globe mismo. Kasi doon, actually, nung time nito na is regular college pala ako. It's 2017 pa siya ginawa. So, binaka-verify ko na lang doon sa Globe yung nag-asikaso dito. So, ganun. So, yung aking is fully verified na. So, ito, mag-explore lang tayo dito, guys. Ito yung profile, ito yung activity. Dito natin makikita lahat ng mga transaction details na dumadaan at lumalabas-pasok sa ating account. Diyan. So, for example, kung mabudol-budol kayo, ginamit yung GCash number nyo, is pwede nyo matignan dito kung sino yung nag-transact, kung kailan ito ang transact, or kailan saan ito patungo na account, ayan. For example, yung aking send money, ayan, send money by loan, send GCash to Metrobank, parang ganun. Yun lang naman yung ginagawa ko sa transaction ko. Then, you have QR codes, ayan. Yung QR code natin, guys, dalawa siyang process. Meron siyang generate QR code or upload QR code. Yung generate QR code, iba yan. Ayan. Yung generate QR code. Iba yan siya, guys. Tapos yung upload QR code, iba din siya, guys. So, here is it. Meron tayo ditong home. Mamaya naman. Alaw lang muna. So, yung home natin, meron dito mga cash in, send money, G-save, buy load, etc. So, may mga use yan, guys. Yung atin dito is, pag for example, mag-send yung money, of course, you will click send money. Send money. Ayan, you will click lang send money. Then, you will click the express send. Yun lang. Or depende, baka mababang transfer kayo, yan. Pwede yan, dyan kayo, pipili lang kayo ng inyong gustong ilagay. Kung mag-GCash to GCash kayo, you will send money. Of course, kung bank transfer, you will click bank transfer. Yun lang. Then, ito lang yung kanyang feature, guys. Madali lang naman gumawa ng GCash. Hindi naman siya mahirap, guys. So, ayan, hanggang dito lang tayo, guys. Sana nag-enjoy kayo at sana may natutunan kayo sa paggawa ng GCash account. See you, guys, to my next tutorial. Bye!